Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Biyernes. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa namang episode ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Pag-usapan po natin ang West Philippine Sea at ang US at China at siyempre ang Pilipinas. Kaya natin pag-uusapan ito kasi katatapos lang magbisita ni Vice Presidente Kamala Harris sa ating bansa at nagkausap sila ng ating Pangulo. At maraming nagtatanong sa akin ano bang significance nitong pagdalaw na ito ng Vice President ng United States. Okay? At kung matatandaan ninyo, ang Pangulong Marcos nung pumunta siya ng New York, ay nakausap din niya mismo ang pangulo ng Amerika na si Joseph Biden. So ito magkasunod na events na ito, ano bang ibig sabihin ito? Now, from the very start, dapat nating isipin lagi na sa kasaysayan, kung titingnan natin, mas stronger ang political presence ng Amerika sa ating bansa. Alam naman natin na isa yan sa mga bansang sumakop sa atin at paka-impluensya sa atin at hanggang sa ngayon, meron tayong link sa kanila. In fact, the United States and the Philippines has a military agreement. The Mutual Defense Treaty is very clear that we are obliged to aid the other country if the other country is attacked. Okay. So kung atakihin ng Amerika sa rehiyon sa Asia Pacific, obligado tayong sumama sa kanya. At ganun din naman ang Amerika, pag inatake tayo ay obligado din siya because of the treaty to protect us and aid us. At itong pagdalaw na ito ng Vice President Kamala Harris at yung pag-uusap ni Pangulong Marcos at ni Pangulong Biden ay tanda, isang powerful optics na nagsasabi na patuloy ang ganong klase ng relasyon. In fact, it has been articulated and in fact recently inarticulate din niya ni Kamala Harris na hindi nila kinalilimutan ang ating agreement, ang ating treaty, ang tratado na yan. Okay? Now, kaya pinag-uusapan to kasi una, alam naman natin na nung panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagkaroon tayo ng tinatawag na China pivot. Ano yung China pivot? Parang mas naging lalong matingkad ang presensya ng China sa ating diplomatic landscape sa foreign relations. Hindi masyadong binigyan ng pansin ni Pangulong Duterte ang ating relasyon sa Amerika at ang mas binigyan niya ng pansin ay ang relasyon natin sa China. Sabi nga ng iba, parang sinusuyo pa nga ni Pangulong Duterte ang China noon, di ba? Maraming pinakawalang salita noon. Kung titingnan mo kasi yung kilos si Pangulong Duterte noon, marami siyang ginawa na talagang, kung sasabihin natin, ay talagang inasar niya ang United States. Di ba? Inasar niya ang Amerika, yung Visiting Forces Agreement inabrogate niya unilaterally, di ba? On the other hand, you know, marami siyang marami siyang kilos na pabor sa China, yung una na lang yung kanyang, despite the fact that in the campaign he even threatened to ride a jet ski carrying the Philippine flag towards the West Philippine Sea. Despite that, nung manalo na siya, ang isa sa mga kauna-una niyang ginawa ay ang i-diminish ang kahalagahan ng pagkapanalo ng ating bansa sa The Hague, doon sa arbitral ruling na nag pawalang bisa doon sa claim ng China doon sa kanyang
malawak na claim, okay, na sa na pag-aari niya ang maraming parte ng South China Sea o kung tawagin natin ay West Philippine Sea. Pati yung kanyang mga statements tungkol sa malayang pagpapapasok sa mga Chinese sa exploration, etc. At marami ding mga pangyayari. Magamat ang ating bansa ay nag-diplomatic protest every time na merong encroachment, ay naandun pa rin yung litaw na litaw na pagwa-warm ng relasyon. At hindi lang warm, very, very, very warm. So, ngayon na si Pangulong Marcos ang presidente, makikita natin na parang hindi nababaligtad yon. Unang-una, pinapangatawanan ni Pangulong Marcos ang pagkapanalo natin sa arbitral ruling at yun ay lagi niyang ini-insist. Pangalawa, mapapansin natin ngayon na lalo nang lalong bumabalik ang bumabalik uli ang ningning ng relasyon ng Amerika at ng Pilipinas. It's not that we are not going. In fact, the president will visit China in January at or February. At kasi ang sabi naman ng Pangulong Marcos, we are a friend of everyone. We are an enemy of no one. Lalong-lalo na to sa usapin ng West Philippine Sea, ang bangayan ng China at ng Amerika. Importante kasi sa Amerika ang West Philippine Sea kasi ito ay may strategic importance. And it's not only to the US, but to everyone because it's a major sea route. Ito yung dinadaanan ng lahat ng klase ng barko at bangka at kung ano man. And lahat ng bansa may interest dito. So kung yan ay inangkin ng China, ay di magkakameron ng pagbabago sa geopolitics ng area na yan. So these two nag-iiringan both economically and in terms of militarily. And the fact that the Philippines has a standing conflict with China on this issue further complicates the problem. Hindi maiwasan na kapag ang Amerika, meron kasi tayong mutual defense treaty. Pag ginera tayo ng China, obligado ang Amerika na tayo ipagtanggol. Pero pag ginera din naman ng China ang Amerika, mayroon din tayong obligasyon na kumampi sa Amerika. That is a reality. That is the reality. So I couldn't blame any president, whether it's Duterte or Marcos, to tiptoe. Yung talaga mag-iingat ka kasi syempre may obligasyon ka sa Amerika. Meron tayong historical ties. Malakas ang ating cultural, historical, social ties, political ties. Pero hindi pwede nating ignorin at ismuli ng China sapagkat ang China sa ngayon ng reality na andito na ngayon, naandun dyan, kapitbahay lang natin. At alam naman natin na marami din mga tayong ugnay sa pagitan ng China in terms of economics. Ang dami na our economics, there are many things that we export that goes to China. And we have a lot of imports from China. So it's a major trading partner. Kaya lang ang nangyari kasi sa China na mukhang may dahilan naman kung bakit kailangan maghinampo ang tayo mga Pilipino. Is that apparently all its promised aid and loans hindi naman lahat dumating nung panahon ni Pangulong Duterte. Parang ginamit niya lang 'yun na leverage, ginamit lang ng China ng leverage pero wala naman talaga materialize ng basta-basta yung ng ganong katindi. At saka yun, ngayong at present, it is an invading force, so to speak. It is encroaching not only in terms of our exclusive economic zones and our territories. By the way, may nagtatanong sa akin, ano daw pinakiba ng EEC sa national territory? Ang territory kasi sa'yo yan. Sa'yo talaga yan. You are sovereign in that. You have sovereignty over that area. It's yours. Ang exclusive economic zone, yan yung lagpas sa national boundary. Pero because of international law of the sea, you are given exclusive economic rights to it. That means you are given the power to to exploit it. Kaya na naman pala sumasakit ang mata ko, wala na naman akong salamin, di ba? Ano ba 'yan?
Teka muna. So, yun ang pinagkaiba ng EEC. Ang EEC hindi bahagi ng ating national territory. Pero because of international law, because of UNCLOS, tayo ang binigyan ng karapatan dyan sa lugar na yan to exploit, to develop. At ang isang bansa, para makadaan dyan, para makapasok dyan, para makagamit dyan, kailan humingi ng permission sa atin. Kasi bagamat hindi atin yan, tayong binigyan ng kapangyarihan at karapatan. Okay. Yeah, kita nyo. Kapangyarihan at karapatan na gamitin yan. So, ngayon, ang China, ang ginagawa niya, nang himasok siya dyan sa ating mga EEC na yan. Of course, ang ibang bansa, ganun yung ginagawa. Mga Vietnamese ship din. Pero ang China kasi may military presence. Yung minsan, may mga barko siya na nagpapanggap ng mga fisherman. Pero yung pala, eh, hindi naman. Nagtayo na siya ng isang military facility mismo sa loob ng ating EEC. Di ba? O malapit sa EEC natin. No? I don't know. Some bit might be within our EEC. You know? So, ang nangyayari doon, pinipigilan din niya ang ating mga mangingista na mangingista sa loob ng ating exclusive economic zone kasi kiniklaim nga ang kanya. So, between the United States and China, China has already encroached into our sovereignty and our sovereign rights. So, that is the issue. Nakikipag-diplomatic talks tayo at the level pero sa iba naman yung ginagawa ng mga tao. Di ba? Pati hindi niya mapigilan yung mga yan. Eh baka nga mismo ahente pa ng estado nila yung mga yan. Imagine, ang mga pumipigil sa atin yung Coast Guard niya. Yung mga Coast Guard, Chinese Coast Guard ang pumipigil sa ating mga mangingisda. Na mangingisda sa mga karagatan na sa totoo naman tayo may karapatang mangingisda. So, yun yung point dito. Alam mo, ang Amerika maraming ginawa din niya kasalanan sa kasaysayan natin. Di ba? In the past. So, bilang isang bansang malaya, magiging maingat tayo sa sitwasyong ito. Kaya ito, at sa ngayon, ang nangyari sa kasalukuyan, ang pangulo ay nakikipag-usap sa Amerika at ang Amerika malinaw na sinabi na patuloy ang ating relasyon, meron tayong mutual defense treaty at kami ay pagtatanggol kayo. Tayo kung may mangyari, kung tayo is asugurin o may nangyari. At ang West Philippine Sea, mananatiling mahalaga sa Amerika yan. So, a part of us is already secure in a sense. Kasi alam mo yung foreign relations, hindi naman kikilos yung, ayaw din naman itong dalawang bansang ito magkagera. Okay? Hindi lang naman tayo ang ayaw ng gera. Itong dalawang ito ayaw naman magkagera. So, yung mga yan, nag-iiringan lang yung mga yan. Pero at meanwhile, habang nag-iiringan sila, kailangan nating i-navigate ang issue. At ang isang usapin dito, wala naman tayong ibang maasahan dito, kundi tang sarili natin na ayusin itong relasyon na ito, hindi lamang sa China, kundi sa Amerika. And I think the president is doing the opposite of what President Duterte did. That he thought that, you know, pivoting towards China would solve the problem. Unfortunately, and this is where I become critical of the president, former president, is that despite all the things that you have done to China did not change. Andiyan pa rin siya. Yung pakikipagkaibigan niya natin sa kanya, akala natin makakabawa sa pambubuli niya, ay hindi, ando pa rin yan, dyan pa rin, lalo pinalakas at pinadami pa ang military installations niya. Patuloy pa rin naman ang panghihimasok. So, naging effective ba? Ano ba maging effective dito? Para sa akin, kung ako tatanungin, may importante talagang ikip natin ang relasyon natin sa Amerika. Kasi yun ang pang-check. Hindi naman basta-basta kikilos ang China kung may American presence eh. Kasi ayaw naman yan. Yung lagi sinasabi ni Pangulong Duterte na lagi sinasabi ng mga DDS noon na magkakagiyera tayo. Well, you know, bagamat merong giyera sa kasalukuyan sa ngayon, si Vladimir Putin, baliw naman yun eh. Di ba? Sa tingin ko, meron tayong tinitawag na deterrence eh.
bagamat nag-fail ang NATO to deter, ang NATO naman kasi, yung relasyon naman niya sa Ukraine, hindi may masyadong prinotekta ng Ukraine, you know? Pinababayaan noon. Pero sa Pilipinas ngayon, with all the presence of the United States assuring us, and then we have a mutual defense treaty with the United States, you know, then it could be a different matter. And of course, these two countries should not go to war. The other thing that you can take comfort with is the fact that there is the ASEAN, the Association of Southeast Asian Nations. Although ang ASEAN, sabi na iba, walang kwenta din kasi hindi mo rin mapakinabangan. Kasi, you know, ang ASEAN naman kasi, bagamat magkakasama tayo sa isang asosasyon, meron silang principle ng non-interference at saka consensus na kailangan bago kumilos sila, yung 10 bansang yon ay halos mag-agree. Eh, alam naman natin na ang mga ibang bansa, titinitingnan din ang interest nila. Eh, ang Laos, ang Cambodia, ang Thailand. Although ang Thailand, aliado lagi natin yan. Yung dalawang yan, you know. Meron silang dependency sa China. Ang tubig nila sa irigasyon, ang kuryente nila galing sa China. So, yun yung economic power na sinasabi. Ang China kasi hindi masyadong nakikipagyera yan. Gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan sa larangan ng ekonomiya. At yan din ang sana ang gagawin niya sa atin. Nagkataon na hindi man totally naging naibigay lahat yung mga pangako, di ba? Katulad ng mga development sa infrastructure diyan sa Central Luzon. Gagamitin sana ng Chinese money. Mukhang hindi man natuloy. Diba? So, para sa akin, magandang magpatuloy ng Pangulo itong ganitong klase ng diplomasya. Kailang isabihin sa China na may karapatan kami dyan. Kung gusto nyong makipagkaibigan, magkaibigan tayo. Huwag tayong mag-isahan. At magandang andyan ang United States kasi ang US ang pangbara sa China. At ang ginawa ng Pangulong Duterte noon, nakipagkaibigan ng husto sa China kinalamutan ng Amerika. Parang ganon. Ang ginagawa ngayon ng Pangulong Marcos, kakaibigan, magkaibigan tayo. Pero huwag tayong maggulangan. Meron kaming papel. At endo, may kaibigan din akong isa na handa akong tulungan. Ayan o. Eh medyo ang China takot din yan sa Amerika. Ang Amerika takot sa China. Sila nagtatakutan sila. Ang tawag doon, deterrence eh. And they deter each other. So that is I would not say the beauty, the logic of foreign relations, of international relations between superpowers, you know. And so with that, sa tingin ko tama ang ginagawa ng Pangulong Marcos dito. Okay? Mas agree ako sa ginagawa niya kaysa sa dung ginagawa ni Pangulong Duterte. Sorry na mga DDS. Hindi ako Marcos loyalist pero sa larangan ito I tend to agree with him than with the style of President Duterte kasi ang isa sa gusto ko kay Pangulong Marcos ini-insist niya lagi yung arbitral ruling. Okay? Panghuli na lang to, no? Nagagalit ang marami noon, binabatikos nila sa Pangulong Marcos na ikot ang ikot kung saan-saan pumunta as if naman wala naman siyang dahilan kung bakit siya nagta-travel. Katulad nito, yung itong mga travels na to, itong mga yung travel niya yun na nag-affirm ng kanyang presence ng Pilipinas sa international arena. So, you know, alam naman natin, for example, yung nangyari na yung sa Saudi Arabia, yung dahil sa kanilang bilateral talks and pumayag ang pamahalaan ng Saudi Arabia na i-akuin yung mga obligasyon ng kanilang mga kumpanya na nagsara sa ating mga mamamayan. Mga kapatid, mga Pilipino. Diba? O hindi ba pakinabang yun? Diba? O nasaan na yung mga bumabati ko sa kanya? Hindi ba pakinabang yun? Okay? Anyway, parte ng buhay yan ng isang pangulo ang makipag-ugnayan sa iba't ibang bansa. At foreign policy is his responsibility. O sige na. Hanggang dyan na lang muli. Sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people.
At sana nakapagturo ko sa iyong kaisipan na plus ko ang puso at napapago ko ang mga pananaw niyo sa buhay kahit konti lang, kahit sa usapang politika lang. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch at transform lives. Yung background ka, galing yan sa Japan Times, animation yan ng Japan Times. Hindi po ako nag-drawing yan. Muli, yan ay copyrighted material ng Japan Times. I'm just using it because it is in the public domain. Hindi ko pinagkakitaan itong vlog ko. So malinaw na wala akong vina-violate mga copyright rules. Kaya kung yung mga bill, balak i-report na naman ako na I'm using copyright, violating copyright laws. I can argue in court na, you know, this is fair use. Kasi, unang-una, ginagamit ko to educate people. Hindi ko naman pinagkakitaan to. Pangalawa, sinasite ko naman sila. Sinasabi ko na hindi, that's not mine, that's Japan Times. English. English pa yan, for those Americans or foreigners who cannot understand me. You know, this is the part where I'm citing it. I'm saying that the background is not mine. It's from the Japan Times. The link of which you can see below. Click nyo, you just click it, it's there. Okay, oh, sige pa. Ingat po tayo, weekend na bukas. Pahinga na naman tayo, see you Lunes. At umakyat na naman ang mga cases ng COVID. Ingat-ingat lagi, palagi. Sige, sa mga nasa Amerika, happy Thanksgiving. Sige. Pahinga muna tayo. See you Monday. Lagi kong sinasabi. UP naming mahal, Animo Lasal. Magandang araw po sa ating lahat. Ingat po tayo.